So ayun mga ka-travelers, tapos na. Biyahe na tayo. So diretso na tayo, gabi na tayo papunta Manila. Napuntahan na natin yung gusto nating puntahan, nadaanan na natin. Bagong achievement na naman to kay Chariot, guys. Sobra no mga bundok, sobrang tataas talaga. So bagong achievement na naman to kay Chariot. Nasa sa Kaibiyang Tunnel na siya. Ayun mga ka-travelers, medyo naggagabi na kaya kailangan na po namin magdahan-dahan at magutay-utay dahil malayo pang aming tatakbuhin. Kaya lang, kailangan natin magdagdag ng gasolina kasi may mga mataas pa daw po tayong dadaanan. Medyo madilim na mga ka-travelers. Ano? Tapos naubusan tayo. Medyo parang nag-reserve pero nung kinargahan ko ng 4 na litro, may buti may litro dito. Meron dito. Ay puno naman. Puno na. So, dito daw yung pinakamataas na ahon. Madami daw ditong umaapoy na sasakyan dahil sa sobrang taas. Pag ahon, tingnan natin kung gaano talaga katarik. Pag medyo ko alanganin, palamigin muna natin makina bago tayo umahon. At nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakbay. At habang nag-aahon kami dito, inaalalayan po mga ka-travelers kasi nga baka kami ay mabigla doon na lang sa matataas na ahonin. Kaya nagpakuha na ako ng bato na pangkalang, panigurado. Kasi iniisip ko nga dahil sa kwento ay masyadong mataas yung mga daan dito. Pero habang kami nananakbo ay hindi naman pala siya ganun kataas. Sadyang marami lang dumadaan dito na naninibago, mga hindi sanay sa karsada na mga kabundukan at nagpapabilis. Kaya sila ay nadidisgrasya. Mas matataas pa rin yung mga dinaanan natin galing Nasumbo hanggang makarating ng Kaibiyang Tunnel. Napanisin ko yung mga tao sa gilid ng mga dinadaanan natin, nakatingin dito kay Chariot natin. Iniisip siguro nila na napakadelikado, baka hindi umahon at hindi kayanin ni Chariot dito sa mga ganitong uri ng daan. Pero siyempre, may logir naman po tayo, kaya kahit anong taas ng ahon, walang problema. Kailangan lang ilogir kapag ka hindi kaya. At sinisigurado ko naman po mga ka-travelers na kapag ka nakalogir na tayo, walang ahon na hindi aahonin ito ni Chariot. At ito na yung sinasabi nila na pinakamataas na ahon po dito at mahabang ahonin na maraming nadidisgrasya sa mga lugar na ito. Ito'y mula kay Biang Tunnel, ito po yung daan papunta na ng Ternate, Cavite. Medyo mahaba nga din naman yung mga ahon na ito. Pero kung pag-uusapan ay yung tarik at taas, eh hindi naman po siya ganun kataas at katarik. Hindi kagaya ng mga una nating dinaanan doon sa galing Nasumbo. Pero, syempre, kailangan pa rin po magdoble ingat para sa mga motorista at mga baguhan ng mga daraan dito. Syempre, may mga biglang kurbada na hindi mo inaasahan, pababa ka man o kaya paakyat. Kagaya ng nasa sign na yan, na kailangan ay maging maingat kasi merong mga sharp curves na kapag ka hindi mo na-control lang iyong mga pagtakbo, maaari kang lumampas sa kabila at mahulog sa bangin o kaya naman gumanga sa bundok. At hindi na nga mapipigilan, dumidilim na ng dumidilim ang kagabhion. At kailangan na natin gumamit ng ilaw kasi baka hindi na natin makita yung mga kurbada at ang mga matatarik na daan. Delikado sa lugar na ito kasi madilim, wala mga street light dahil nga ito ay nasa kabundukan. Pero hindi natin maiwasan na talagang dumilim na at abuti ng gabi. At tatawid tayo ng Kamaynilaan ng gabi na. At dito nga nasubukan na din natin mga ka-travelers ang ating ilaw na talagang napakaliwanag. Napakagandang itakbo sa mga ganitong lugar. Kasi kitang-kita mo ang iyong kapaligiran, ang iyong mga dinadaanan na napakaliwanag talaga. At napansin ko dito, kompleto ang kanilang mga road signs. Sa mga pababa, nagwa-warning para sa mga speed, sa mga kurbada, yung mga falling rocks, yung mga bangin. Kaya napakaganda na daanan nito. May mga reflectorized kasi siya ng mga road signs at warning signs. Kaya hindi ka maiilang. Nandyan pa yung kanilang barrier na kitang-kita kapag maliwanag ang iyong ilaw. Kagaya na lang ng pagliko na yan. Hindi ka maalangan kasi pag tinamaan ng ilaw mo, kita mo na yun ay kurbada talaga. At syempre, kung ikaw ay matatakotin sa dilim at ikaw ay matatakotin sa gubat, medyo makakaramdam ka ng takot sa lugar na ito. Kasi kita nyo naman, ito'y kabundukan, madaming kakahuyan, wala kang madadaanan ng mga kabahayan,
napakadalang ng ilaw, napakadalang na makakasalubong ng sasakyan. Kaya medyo creepy siya kapag ikaw ay mapanlawin. Kaya kung ikaw ay matatakotin, ay na-advise ko na huwag kang dadaan dito ng gabi. Kailangan siguraduhin mo na araw ang iyong pagdaan. Baka maging dahilan pa ito ng iyong pagkadisgrasya kapag kapinilit mo na dumaan dito, kasi baka magmadali ka tapos magugulat ka na lang. Baka may biglang tumawid na aso, pusa o anuman na hindi mo inaasahan. Kaya ingat-ingat kapag dadaan po kayo dito, lalo na kapag gabi na. Sa ngayon ay nandito tayo nananakbo sa Cavite, province of Cavite lang po ito. So kanina pag-uba natin ang karnate ay kumain na tayo. So ang ala ko yung mataas na ahon na galing sa Kebiang Tunnel, ala ko sobrang taas talaga. So hindi naman pala sa talaga kataasan, mas mataas pa yung mga dinaanan galing sa Dasugbo hanggang Look, tapos yung Look hanggang Tunnel. Pero doble ingat pa rin naman sa inyong mga ka-travelers, no? So ngayon, nasa bandang Naik na kami. So yan o, Naik Cavite. So, dire-diretso na kami nito. Ang mga lugar na dinadaanan natin mga ka-travelers ay hindi ko po ito kabisado. Hindi ko din alam ang mga kalsadang ito dahil ngayon lang po ako dito nakadaan. Ngayon lang tayo nakadaan dito at gabi pa. Kaya napakahirap mag-travel. Kaya naka-Google Map na lang po tayo, tapos binabasa natin yung mga road signs at sinusundan natin kung saan tayo ituro ni Google. Sana mabigyan naman ng pansin ng gobyerno yung mga tricycle, mga trike, tuktok na mabigyan ng tamang ruta kahit sana sa Google para masundan kung saan pwedeng dumaan. Lalo na yung mga nagta-travel po kagaya namin, at hindi lang po kami, napakarami na pong kababayan natin ngayon na nagta-travel gamit ang kanilang mga tuktok, ang kanilang mga tricycle galing sa mga probinsya nila, dahil mas nakakatipid sa gastos lalo na kung pamilya ang sasakay. Ang problema, hindi po namin alam na mga naka-tricycle, na mga naka-trike, na mga naka-tuktok kung saan po kami dapat talaga dumaan, kasi napakadami po kasi ng bawal sa mga tricycle, at siyempre naiintindihan natin yon. Pero dito sa mga trike at saka sa kagaya po namin, ang aming pong restro ay MC, non-conventional light vehicles. Hindi po kami categorized sa mga tricycle. Kaya lang may mga bayan na hindi pa rin kami pinapadaan kahit na pinayagan naman ng LTO na dumaan kami sa mga main road basta sa tabi lang. Siyempre sana po mabigyan pansin ito ng gobyerno natin na hindi naman po lahat ng ating mga kababayan ay kayang bumili ng mga sasakyan, ng mga four wheels para i-travel sa malalayong lugar. Ang kaya po ng marami ay mga ganito nga uri ng sasakyan, kaya sana naman mabigyan po ng tamang rota para hindi naman po laging kawawa pagdating sa hulihan yung mga ka-travelers natin, yung mga nakatuktok, mga nakatricycle na wala namang pakay na magkapag-traffic, kung hindi pakiraan lang sa mga bayan, sa mga municipalities, mga siyudad. Hindi lang po namin alam kung saan talaga kami dadaan. Kaya sana mabigyan po ito pansin at magkaroon kami ng kalayaan na makapag-travel ayon po sa aming mga kakayahan, sa ating mga kababayan na mga may hirap lamang.
ito na ngayon mga ka-travelers, dahil nga kay Google, walang nakalagay na rota para sa mga three wheels na kagaya ng ating mga sinasakyan. Kaya aking isinet ito sa single motorcycle. Kasi nung nakaset ito sa four wheels, itinuturo tayo sa EDSA. Tinuturo tayo doon sa mga malalaki karsada. Kaya ang ginawa ko, isinet ko naman siya sa single motorcycle. At ito ang nangyari mga ka-travelers. Pag set ko na single motorcycle, dito tayo idinaan ni Google. Siyempre, kapag ka baguhan ka sa Manila, medyo nakakatakot dumaan sa ganitong mga lugar. Squatter, kapakaliit ng mga daan. Ayan. So, kinabahan ako ng konti dito mga ka-traveler kasi sabi ko parang naliligaw kami. Baka hindi kami makalabas dito. Kaya sinundan ko lang yung daan, nakita ko naman merong maliwanag sa dulo at sinundan ko lang. Pagdating namin dito, ito na nga yung maliwanag mga ka-travelers. Nagtaka ako, sabi ko, bakit meron dito mga tindang isda? Tapos parang dinadayo siya ng mga tao. So tinitingnan ko saan ang gagaling itong mga sasakyan to. Bakit meron ganito dito na yung dinaanan naman namin, eh parang nakakatakot na lugar naman. So, meron palang ibang lusutan. Pero dinire-diretso ko lang to mga ka-travelers dahil meron doon malaking palengke na parang bagsakan ng isda. Di ko na to alam kung anong lugar to. Basta yung nasa taas, yan yung Cavitex. Tapos tong ilalim, di ko na alam kung ano to. Kaya sinundan ko lang yung sinasabi ni Google na daan. Kaya napasuot kami sa mga makitid na daan. Pero nakalabas pa rin naman kami. At tumigil muna kami para i-check ko yung rota. Tingnan ko mabuti kung saan talaga pupunta yan. Kasi baka mamaya kung saan kami isuot nito. Di na namin alam kung saan kami pupunta. So yan, sinundan ko lang, tiningnan ko mabuti, naral ko kung saan papunta. So, sabi ko, meron palang daan dito na halos parang magkadikit lang. Kaya dumiretso na kami. At sa mga pamilyar dito mga ka-travelers, hindi ko talaga alam kung ano nang tawag dito sa lugar na to. Basta napansin ko na lang, oh, ang daming motor, tapos ang daming isda, ang daming binabagsak dito ng mga seafoods. Ayan. So hindi ko alam kung anong lugar talaga to. Basta sunod lang kami dito sa mga motorsiklo, dire-diretso, tapos sinundan ko lang yung Google kung saan kami nito dalhin. Sabi ko, siguradong lalabas at lalabas din kami ito sa tamang daan kasi may mga dumadaan din naman kagaya ng mga motorsiklo na to. Hindi naman dadaan itong mga motorsiklo dito kung wala tong lalabasan. Kaya sinundan ko lang at pagdating dito sa dulo, taka ko bakit parang dead end na. Yun pala, kaya hindi ko mabasa ng ayos sa Google kasi yun pala halos nakadikit lang. Ayan, babalik lang kami tapos tataas ng kaunti. Anong makita ko na merong van na nauna sa amin, sinundan ko na lang din siya kung saan siya pupunta. Tapos ito pala, ang kabila niyan ay dagat na. Tapos itong daan na to, parang hindi pa siya tapos na daan. Kaya merong putol dun sa likuran natin. Pagdating dyan sa dulo, bababa, tapos makitid na karsada na uli yung dadaanan. Yung nasa kanan naman natin, yan yung Cavitex. Yan yung dire-diretso. Oh, ganda nga sana dumaan, kaya lang bawal tayo dyan. At least, nakapatong din naman tayo ng konti kahit sa papano sa mga tulay dito sa Maynila. Yun nga lang, akala ko dire-diretso, pero makitid na pala ito pagdating sa dulo at napakadilim. At siguro nga, dahil daan lang ito ng mga motor, kaya ganyan ang sitwasyon. Pagdating dyan sa unahan, napansin ko mayroong mga bus na nakapila. Yun pala, ito yung tinatawag na Vtex pagdating dyan sa dulo.
akala ko sa probinsya lang mayroong rough road. Dahil lang pagkakaalam ko, kapag sinabing Manila, magaganda ang kasada. Madami din palang bako-bako dito sa Manila. Mas pangit pa ang daan kaysa sa amin. So ayun mga travelers, madaling araw na ulit ito, mahigit alas 3 na po. So nagising na kami at para diretso na ulit yung biyahe namin. Dito po kami ngayon nagpalipas ng oras, pagpahinga ng konti sa may Balagtas, Balagtas Bulacan. Yan. So doon sa unang gasolinahan na aming pinigilan, walang CR, no out of order CR nila. Kaya dito kami sa kasunod na gasolinahan na CR, meron silang CR na malinis naman at may tubig, may bayad, so nagbayad na lang kami. So ngayon tapos na kami mag CR, diretso na uli ang biyahe natin.